Luke chapter 5, verse 11. Pastor Leon, one day, as Jesus was preaching on the shore of the Sea of Galilee, great crowds pressed in on him to listen to the word of God. He noticed two empty boats at the water's ends, for the fishermen had left them and were washing their nets. Stepping into one of the boats, Jesus asked Simon, "Its owner, to push it out into the water." So he sat in the boat and taught the crowds from there. When he had finished speaking, he said to Simon, "Now go out where it's deeper and let down your nets to catch some fish." "Master," Simon replied, "we worked hard all last night and didn't catch a thing. But if you say so, I let the nets down again." And this time their nets were so full of fish, they began to tear. A shout for help broke their partners in the other boat, and soon more boats were filled with fish and on the verge of sinking. When Simon Peter realized what had happened, he fell to his knees before Jesus and said, "Oh Lord, please leave me. I'm such a simple man." For he was awestruck by the number of fish they had caught, as were the others with him. His partners, James and John, the sons of Zebedee, were also amazed. Jesus replied to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will be fishing for people." And as soon as they landed, they left everything and followed Jesus. And they will pray, "Lord, thank you na sa buong isang linggo, tinatanong po kami, sino ba'y bayan? Binigyan ng pagpapala, harapat dapat lamang po na kayo po yung aming i-bless. O bigyan ng pasasalamat, pagpupuri sa ginawa niyo po sa buong isang linggo sa buhay mo. Muli, aming pong dalangin, Panginoon, umagit na po kayo sa aming kalipunan at kayo po'y pangusap sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ang aming pong hiling ay samahan niyo po kami kapag kami nag-aaral ng iyong mga salita at aming po. Iyo pong banal na spirito ang siyang mag-convict mag-convict sa heart namin upang talagang ma-realize namin, maunawaan namin mabuti. Mabigyan namin ito ng personal application sa buhay. Samahan niyo kami, amin po pinatalaga ang aming buong oras sa iyo ay umagal ito. Ang aming tema, ang aming pag-iisip, ang aming buong puso sa iyo lamang. Para makinig kami sa iyo sasabihin. Kanyari din po, ay dalangin namin yung mga iba wala dito, amin po sila po ginudulog sa iyo. Amahan, pamamahala, ay hindi po ang bahala sa kanila at tingatan ng Kristo. Lord, muli, amin po binibigay na pagpalain niyo po ang lahat ng amin po kapapakinggan sa oras nito sa pangalan ng Jesus. Amen. Ministering outwardly while we are trying to reach, or ministering inwardly
while trying to eat outward, trying to be amazed, trying to be a message to the world, to encourage somebody, and wrestling with discouragement inside ourselves. Yung na-expose ka sa deliverance ministry, pero hindi ka naman na-deliver. Yung nag-pray ka ng problema ng iba, pero yung mismo problema, o yung problema mo mismo, ay hindi nasasagot. Yung napakatalino mong mag-advise sa iba, pero sa sarili mong diskarte, pamumuhay, ay may hirapan kang mabigyan ng solusyon. Nasaan dito yung mga totoong tao? Nasa mga totoong tao? Amen. Mga totoong tao tayo. Ano yung mga katotohanan? Ano po? Para tayo si Peter, ano? Kinuha niya si Peter para maging HR manager ng ating Panginoon Jesus. At mula doon sa fishing company, kinugod ni Jesus si Peter. And Jesus said, you are going to do the next task or the next level ng buhay mo. At tinawag nga ni Jesus itong si Peter. And while Peter and Andrew was in their nets, ang sabi ng Panginoong Jesus, nung nakita niya na sila ay nabilinis na ng bangka, sabi ni Jesus, can I use your boat? Hindi naman nila kilala si Jesus that time, di ba? Ngayon umaga, tanungin kaya kayo ng Panginoon. Kung tatanungin kayo, can I use your cell phone? Papagamit niyo kayo. Ha? Sabi ni Sister Pisa, hindi. Pagtanungin kayo, can I use your car? Papagamit niyo kayo. Hindi nga. Can I use your house? Ha? Can I use your wallet? Parang ayaw niya naman eh. Sabi niya lalo. Si Jesus, ginagawa si Peter eh. Livelihood ni Peter yun ha. Ikinabubuhay ni Peter. Pero sabi ni Jesus, can I use your boat? Kasi, ayon sa mga engineering sa pag-aaral, yung sound wave. Kaya ginamit ni Jesus yun. Pagka medyo kalayo kayo pa sa seizure ng konti, gagamitin yung bangka para yung boses mo. Kasi yung water is conductor of sound. Eh, para lang, wala kasi may kapulo. Eh, sabi niya kay Peter, can I use your boat? Ano yung mga katabi mo? Sabihin mo sa kanya, can I use your can I use your beauty? Wow. Sabi ng iba, parang wala naman. Ganun ba? Ang ganun ni Jesus eh. No? Ang ganun ba? Ang ganun ni Jesus eh. No? Ang ganun ka ba? Can I use your money? Kasi it is not about the prophet, it is about the purpose. Amen. Amen.
Wala yung dun sa ganyan siya mo eh. Ang mahalaga, yung layunin ng Diyos. Ano? Hindi kayo niligay ng Diyos dyan sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa school, sa mga, sa iyong karelasyon, kayo mo kumaanap ito. Sa kahit saan ba, sa mga kaibigan mo na walang purpose. Sabihin mo nga sa katabi mo, alam mo kaya tayo ng kaibigan kay purpose si Lord. Sabihin mo madali. Tama ba kay Lord? Tama ba si Lord Don? Tama yun. Kaya kapag nagkakasal, ito sinasabi, hindi kayo nagpakasal para lang sa wala. Nagpakasal kayo kasi may purpose si Lord. Amen? Yung katabi mo. Kaya kayo nagkakilala niya, may purpose si Lord yan. Amen? Kaya itong si Peter, nakita ko kay Peter, ang bilis niya mag-offer agad sa Lord eh. Nung hiningi ni Lord, bigay agad siya. Kaya naman, hindi, walang pasubali na the only man who walks on the water, walang iba si Peter lang. Kasi mabilis yung Lord, alam mo, bilis talaga siya ni Lord eh. Pero mamaya, pag-aaralan din natin yung mga kailangan niya. Minsan, meron tayong mga pabor na natatanggap kayo, not just because matuwid ka, maayos ka, o kaya dahil pinaghirapan mo. Ang totoo, dahil connected ka kay Jesus. Amen po ba? Ito, lahat ng ito, tinatamasa natin mga pagpapala. Kaya tayo napapagpala because we are connected, we have a relationship with the Lord. Kaya kung ayaw mo ng ka-relationship, kung ayaw mo ng ka-relationship, ang mangyayari sa iyo ay magiging boring. Tama ba? O kaya, mahalaga mayroong ganito eh. Kaya sabi ng Bible, huwag nyo kaligtaan na magsama-sama sa Hebrew 10:25. Tuwing Sunday, o kaya kung kailan mo ang ating mga pagtitipon, huwag nyo kaligtaan. Kasi ito yung pampalakas. Yung ang tinatawag na dito is yung relationship natin na going to Christ. Of course, very important thing. But of course, yung relationship natin sa kapwa. Mananampal. Kaya minsan, yung iba gusto ni Satan na isolate ka. Kasi, gusto niya lumukot ka. Yung kung sasabihin mo sa sarili, ako lang yung nandito dito, ako lang dapat ito. Ako dito, hindi ako makipag-fellowship sa iba, ayaw ako makipag-fellowship kasi yung mga tao, ganito. Lulukot po tayo doon, gawa ni Satan yun. Kasi ang gusto ni Lord, may relationship ka sa kapwa. Di ba yung dalawang utos, ano sabi? Love the Lord your God. And then love your neighbor. Kaya kinunek ni Jesus talaga yung kanyang sarili kinapigil. Kasi ito ni Lord, nakipag-relationship. Amen? Kasi pagka sinabi mo, ako lang yung madali, or God's love. Ako lang yung ano, ako lang yung video. Gusto ni Satan yung gano'n, kung ikaw lang. Gusto ni Satan, I, me, and myself lang. Gusto niya, maging mataas ka. Ako lang maganda ako dito, lahat sila may koreko. Mga gano'n. Iba na gusto kasi, parang bagay, hindi, totoo, no? Pinapa-pride ka lang, para ano, pinapataas ka lang, para ano, mag-isa ka. At pag mag-isa ka na, galing ni Satan, ito, makinig ka, pag mag-isa ka na lang, ang mangyayari sa'yo, kaya-kayang dumugin. Kaya sabi ng Ecclesiastes, tingnan nyo, ito sabi, chapter 4, 9-10. Ano ang sabi? Nang mga maral, kabanata, 4, talatang siya, hanggang 10. Masahin ko sa inyo sa NIV. Two are better than what? One. Yung daw dalawa, mahalaga kesa sa
Because they have a good return to their reward. If either of them falls down, one can help the other up. Pag bumagsak ka daw, merong sasalo sa'yo. Amen. Yan ang kahalagahan nito ng relationship. But pity anyone who falls and no one and has no one to help them up. Kawawa rin nag-iisa, wala kasi pag ikaw bumagsak, walang tutulong sa'yo. Kaya tayo sa amin sa katabi mo. Ang galing ni Jesus talaga, humanap talaga siya ng kasama. No? Kinalap niya si Andrew at saka si, no? Si Peter. Kaya pakisabi dyan sa katabi mo, alam mo, hindi, sabihin mo, ang pangit mo pag di mo mo kasama. Sabihin mo, amen, amen, tama mo ba yan, ba? Ha? Yan katabi mo, yan ang pagpapogi mo at pagpaganda mo, ba? Kaya panapakan mo natin si Lord. Amen? Kaya isunan niya ang relationship. Kaya hanap pa kayo. Maghanap pa kayo ng relationship. Yun kasi ang gusto ni Jesus. Kaya nagsimula siya mag-isa eh. Pero dumami na, dumami na, dumami na yung kanyang mga relationship ni Jesus. At ganoon na ako siya ng 12, at ganoon 70, at ganoon 120, at ganoon dumami na. Eh, dito yan ang message kaya dumami. O kasi marami pang mga bakanting mukhang wala yung ating ibang mga kasama. O kaya baka na-realize ko naman dahil katatapos ng mga eleksyon, kung yung iba talo, hindi na dumating, no? Eh, lahat naman tayo natalo. Ako natalo din ako, eh. Ganyan. Ganyan talaga buhay. Sabi ko nga, Pastor, may nag-chat sa akin, Pastor, talo tayo. Sa alam mo, sabi ko sa kanya, ganyan talaga, may kalaban. Ganyan yun. Hanapin niyo yung mga ka-e-group niyo, ha? Diba, wala sila, mukhang nagbumuni-muni pa sa nararamdaman nila. Amen. Sige nga, ulitin mo sa katabi mo, alam mo, pag wala ka dito, hindi ako masaya. Sabi mo na. At dapat yun ang tingin natin sa bawat isa. Tayo dapat ang ating ano na parang ito yung ano, ito yung kampi ko, ito yung nagbibigay sa akin. Kaya alam nyo, makinig mabuti po ha, dito sa sasabihin ko, napakaganda yung ano, minsan eh. Pag kayo po ay may kasama, tapos pinapatawa kayo, ilibre nyo. Basta sumaya lang kayo, amen po ba? Oo! Yung napapatawa kayo, napapasaya kayo, aba, ilibre nyo. Di ba nga lang yun, tama po ba? Yes. Tingnan si Jesus ah, naghanap talaga siya ng Peter kasi gusto rin ni Jesus na rin makasama sa Starbucks. Masyadong matindi yung emotion niya. Diba? Ruta.
i-anuhin pa si, ano, si Jesus, ano tawag to? Ipapako, di ba? Inano niya. Inano niya yung tayo ngayon, no? Di ba? Very magpuso. Kung hindi magpasa, eh. Kung sa titingin natin, eh. Pero hindi ganun si Lord. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sabihin mo sa kanya, kung mataas ang standard mo, sabihin mo sa kanya, ako hindi. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, okay na yan ganyan. Sabihin mo, okay ka ng ganyan. Amen, ha? Ha? Isa pa, naglaglag pa ito si Peter. May kilala, mayroon ba kayong karanasan na naglaglag sa inyo? Kaibigan nyo, iniwan kayo sa ere? Ha? Oo. Kaya mo, ang tagal niyang kasama ni Jesus si Peter sa transfiguration. Nakita niyo, nag-transfigure si Jesus. Ano pa? Nakita niya si Jesus, binuhay sila at sila sa mo. Nakita niya na pinagaling mo marami. Pero and yet, dinagay niya ng tatlong, three times. Itag-tag si Jesus. Ano ba? Kaya talaga ang galing ni Jesus, hindi siya umano sa mga qualification ng tao. Ano? Sino ngayon sa inyo ang connected kay Jesus? Amen. Amen. Itong matindi, sa dinami-dami ng kahinaan ni Peter, binigay niya si Jesus, pinagtalo niya, alam mo, after ng ilang pagkatapos na mamatay ni Jesus, isang sermon lang ni Peter, 3,000 na gagag na sila. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka rin palang gamitin, Lord, kahit ganyan. The epitome or the best possible example ng relationship. The way we write the relationship with Jesus at Peter. At in-acknowledge nyo talaga. Acknowledgement defines relationship. If you don't acknowledge somebody, if I kinakahiya mo siya, then, wala kayo ng relationship. Kaya sabi ni Jesus, kung ikinakahiya nyo ang Pakinoon, hindi ko naman nalang sa akin, kakahiya ko rin kayo sa akin. Matthew 10:33, but whoever denies me before men, I also deny before my Father who is in heaven. Naranasan niyo ba ang i-deny, hindi ma-acknowledge o ma-recognize? Yung akala mo kayo, pero na-friendzone ka nung pa. Kaya minsan, naisip mo tuloy, sabihin na lang na mabuti pa ang pagtimpla ng kape na matapang, kaya kang ipaglaban. Pero may mga tao naman, ganito. Sa tinagal-tagal ng leadership na naranasan ko, may magsusupport sa iyo as a leader kung yung karamihan nagsusupport din sa iyo. That is not. Pero may mga tao din na kahit hindi ka i-support o kahit hindi ka supportahan, nandiyan pa rin sila. O kahit hindi ka supportahan ng marami, nandiyan pa rin sila. Yung magsasabihin nila sa'yo, I love you, kahit talibuhan ka na rin.
Sino yung kaibigan ka? Ay, mapalad ka kung meron ng ganong kaibigan, palakpakan ng Panginoon. Yung lahat iniwan ka, yung lahat iniwan ka, hindi na yung kaya, dalawa ka, dahil wala naman na ito, hindi ka na, wala ka ng ganong ano, wala nang nakikita sa'yo. Pero, may nagsabi naman sa'yo na, alam mo, kahit wala ka na, kahit talikura ka ng lahat, mahal pa rin kita. Ayun ba yun? Si Jesus ang galing na kaibigan eh, hindi na talaga iniwan si Peter. Kaya, huwag po tayo pa-comfortable kung sa palakpak, sa papuri na ito. Dahil pagka gano'n ang isip natin, sineset natin ang ating mga sarili para bumasa. Amen? Peter is nobody and nothing kapatid. Meron lang siyang kapangyarihan, meron lang siyang kakayanan because he was connected to Jesus. Ganun din po naman tayo. Kaya meron tayo ng lahat ng tinatangkilik natin sa buhay na ito because we are connected to Jesus. Amen po ba? Kaya lagi natin sasabihin, pagka meron mga nagpapapuri sa atin, may nagpapalakpa, meron recognize din natin, ang magagawa yan kung wala ang Panginoon. Apart from God, and then God. Yun lang, lagi natin sabihin na hindi lagi sa ating kakayanan, sa hiling galing, husay, sa hiling kalino pag-ibahay ni Jesus. Moral failure. Ang tingin natin dito is weakness. Pero hindi ito wickedness. Ganun din si Peter. Hindi nila again. Again and again. Ano yung kanta ni Britney Spears? No? Dinilay niya, three times si Lord. Not once, not twice, but thrice. Sabi niya, I know Jesus, but I have my weakness. I know Jesus, but I have my problem. I know Jesus, but I'm scared. Natakot siya nun eh. Dininay ni Peter ang kaisa-isang tao na nag-grace sa kanya. Na nagtaguyod sa kanya. Kung baka talagang kaya sumigat ito si Peter because of Jesus. Nung dumating ang crowd, yung napakarami, iminay niya ang Panginoong Jesus. Pero nagsisiri si, ano, si Peter. Umiyak siya. Sabi ng Bible, grabe daw yung pag-iyak ni Peter siguro. Sa sobrang hiya sa sarili. Sino nakakagamit sa sinyo? Kapitan mo barkada tapos hindi mo man lang ma-issue si Jesus. Di ba yung dami-dami mong katropa, yung dami-dami mong kanon, pero hindi mo man lang na sambit man lang yung name ni Jesus kahit na konti. Di ba naman lang nag-i-grip ka? Sino yung ganun? Yung hindi mo naman lang napag-usapan yung kabutihan ng Panginoon. Yung hindi mo naman lang ipasok si Lord. Nakakaano yun, don't I think, ganun si Peter. Yung binilay niya na si Ian. Si Jesus, eh, sa maraming tao. Sino yung nag-i-grieve yung kanyang spirit pagka hindi mo na isi-share sa iyong kaibigan siya? Ha? Siguro lahat tayo, guilty doon, no? No? Yung kilala ka sa tropa mo, dahil kilala ka, talagang magaling ka, mahusay ka, pero hindi mo man lang na-share na dahil kay Jesus yun. Sino dito nag-share na di mo ka nagsisimba? Sino alam ng barkada mo nag-share ka dito? Sige na, sige na.
Well, hindi na. Alam nila? Wow, palagpakalatin ang Panginoon. Ano ba yun? Ano ba yun? I-Jesus kami doon. Ganun. Pero pansinin nyo. Pansinin nyo, ha? Ang ending ng relationship ni Peter at ni Jesus hanggang sa huli, yung walang iwanan. Bakit? Ito yung conclusion of the matter ng kanilang relationship. Matthew 16:18. Hindi na, no? Anong sinabi? Anong sinabi ni Jesus kay Peter? Lahat, kita natin nag-fail si Peter, ha? Lahat bumagsak yung kanilang loyalty. Ano? Check! Pero Matthew 16:18, anong sabi? Hindi. Pero nakalagay. Tinan ko. Ano sabi? Sabi, and I tell you that you are Peter. And on this rock, I will build my problem. No? Ang church ay nagsimula kanino? Sinunod ang foundation, pero inanong niya kaya no? Binigay na kanino ang ano? Kaya nga ang mga kapatid natin na rolling mo, ang akala talaga nila, ang ano ay si Peter. Ginamit lang si Lord si Peter na siya ang ano. Kaya nga yung kanina, ano yung basilika, yung ano, diba? Kasi ang ano nila, talaga katotohanan ay makala nila ang church talaga ay yung pinag-ibigan. Hindi si Lord talaga ang pondo through people. Kaya sabi niya, kaya nga ang tawag sa kanya ay tinawag siyang, ano? Tinawag si Peter na, ano? From the Greek word Petros, meaning what? Ha? Rock. Kaya itong si Peter, gano'n, ang dami mga failures niya, tinawag pa rin siya ng dakak. Wala pala si Dwayne Johnson. Nauli pala yun. Ang muna talaga yung dakak ay walang iba kundi sino? Si Peter. Itong totoong dakak. Amen. Kaya kung piling mo ngayong umaga, you have everything but you lost. Yan nga, lahat naman parang ito sa akin, pero sometimes parang ligaw mo. Peter is lost that time. Was lost that time. Nawala si Peter. Nawala ng signal, ng GPS. Nawala ng ano si Peter, diskarte. Pero again, naranasan niyo kung maligaw? Parang, di ba pag nandun tayo kayo, isa kahit na ang galingong ways, naliligaw pa rin ako. Naranasan niyo ba? Kami palagi eh. Amen? Sometimes gano'n ang buhay. Pero, pwede naman tayong reroute. Basta English, ang American pronouncement is reroute. Kaya ang pamaganda pag-aaral natin ay rerouting. Kagaya ni Peter. Amen? Pwede naman, ano ang stagano doon? Rerouting, parang yung mag-iba ka ng Mark chapter 16, verse 7. But go tell his disciples and Peter, he's going ahead of you into Galilee. There you will see him just as he told you. When Jesus raised from the dead, special mentions Peter. Parang sinasabi ni Jesus kay Peter,
I'm not giving up upon him. Kaya sinasabi ni Lord kay Peter, still, kahit tumablay si Peter, still, I have a plan for him. And I will call him Tama. Amen. Amen. Nagbigay mo plan, no? Umiba lang ng landas. Sometimes, gano'n tayo. Kahit parang piling natin, sablay na, wala na, lost na tayo, pwede-pwede naman gamitin ulit tayo ng Panginoon sa iba mo. Sa ibang lugar naman talagaan tayo. At tinawag pa nga siyang trap. Parang sinasabi ni Lord, basta Peter, I want you back. Sabi mo nga sa katabi mo, gusto ka ni Lord, pumalik ka sa kanya. Gusto ni Lord, pumalik sa kanya. I want you. Okay? Ang ganda ng kasaysayan na ito, no? Yung marirealize lang natin, sometimes ganun tayo, no? Yung parang, wala na, hindi naman ako karapat-tapat, wala ako, sablay ako palagi, pwede ka naman dito. Nakuha niyo yung message? Amen? Amen po ba? Hindi naman tayo lahat lagi ayos tayo eh. Pero ang maganda kay Lord, lagi niya sinasabi sa atin na gusto kong bumalik ka sa atin. Yung pag-init, pagkatamag ko sa'yo, pwede mo naman ibalik. Amen po ba? Kaya alam mo, again ha, 3,000, isang sermon lang ni Peter, 3,000 na nito. So, ano ang ano dito? Yung ating pagpapakumbaba lang sa Panginoon, yun lang hinihintay niya para lalo tayong magdami ng Jesus. Amen. Kaya ngayon umaga dito, kung tayo man ay nagulo, na sidetrack, na wala ang focus dahil nagkaroon ng election. Eh pwede ba? Ituloy na ulit natin yung buhay natin ng paglilingkod sa kanila. You know, elections are come and go. Pero yung relasyon mo, nandiyan lang na umuulong ba yun eh. Amen. Kung noon, iba't iba tayo ng kulay, may blue, may pink, may ano ba? May red. Eh, yung isa na lang kulay natin. Alam niyo kung ano? Ha? Kung mag-iit. Kung may itim mo, may puti. Pero naman kayo mag-iit mo. Ano? Kaaway, ipagbatik. Gumitna ka at huwag kumambi, boom. Amen, yeah. Amen. Anong ganun eh? Ayaw mo nagugulan ako sa mga tao. Ang ganda yun, di ba rin sila pati? Amen po ba, guys? Amen. Pwede naman tayo mag-remote. Amen. Pwede tayo mag-remote. Ayaw lang, just pangamili. At ang landas na yun ay patutusan pa rin. Ayun po ba? Ano? Ang laki ng epekto ng eleksyon. Kaya sa simbahan, wala sila dito. Wala po po. Alright. Amen? Amen po ba? Guys, amen. Tuloy. Sabihin mo sa katabi mo, lagi yung demon tuloy tayo. Kaya yung Peter, ito ko naisipin ito eh. Ha? Wala na mga eme. Arte-arte pa. Hindi naman yun. Walang nanatiling tinda sa ibabaw ng daitig kung yung tindang mga tindang. Because his kingdom is forever. Amen? Basta mahalaga kayo at sa pag-reroot, look forward, not backward. Amen? No? Be thankful
or the good things, at yung mga hindi ka aya-aya, delete, bro. Amen? No? Ano pa? Be busy doing good. No? Pagkatapos ng election, trabaho ulit tayo. Let's go to work. Amen, mga kapatid. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, let's go to work. Back to work. Amen? Tama yun eh. Para makalimot, mag-remot. Huwag nyo nang hintayin na mag-20 pesos sa bigas. Eh, ibang sabihin, hindi sinitin na, alibari, basta mag-20 pesos na ang bigas. Pwede. Sure kayo. Kasi baka pala 20 pesos ang bigas, may domino effect yun eh. Lahat ng ano, pati buong mundo, maapekto ano. Hindi ba alam doon? Galo o galo? Kasi alam niya iba yun eh. Huwag na tayong bitter for the better. Ayan. Ayun yun eh. Sabi ko nga sa katabi mo, huwag ka na bitter. For the betterment of our nation. Ako tinanggap ko na talaga sa puso ko. Natalo si Dr. Vicente. Kaya kasi, ito man gab ko na ang dito sa ano, video ko. Wala naman, wala, para siya, wala, wala, natanggap ha. Titigan mo yung kapisya, titigan mo sa mata, wala natanggap. Titigan mo kung talagang wala natanggap. Ha? Ha? Nakatitig mo talaga ng ano yan, ng totoo. Kung nakatitig na totoo, eh, wala natanggap. Ready, go. O, sige, tingnan mo, may natanggap. Ha? Wala, wala, wala. Sa mata, wala natanggap. Wala. At least nagkakaunawaan tayo, ha? Mawala sa NCC. Joke lang. Wala. Minsan talaga, tinuturuan lang tayo ni Lord na magbiwala tayo sa Pilipinas. Amen? Sa mga nangyayari. Kaya gusto kong ipaalala sa atin ngayong umaga. And ngayong umaga, God gave you a message that if you got lost and got off track and made a wrong turn, there is God who can reroute you. Amen. Amen po ba? Amen? Medyo na wala naman tayo sa focus, na wala na sidetrack tayo. Ito si Lord, balik ka lang anak. No? Ito yung daan, medyo nagkamali ka, na wrong turn ka. Nag-U-turn ka kasi. Bawal eh. Wala akong pake kung ano ang pinag-drive ko ngayon. Amen? Ang alam ko lang, hindi pa rin nagbabago ang kanyang pag-ibig sa atin. I don't care what you drive. Basta mahalaga. Mahal ka ni Lord. Sabi mo sa katabi ko, mahal ka ni Lord. Ano ba na nangyari? Naguluman tayo, no? Na nawindang na yung ating mga pag-iisip, yung puso natin. No, isang sige, parang yun yung pag-asa natin eh. Pero sinasabi ni Lord, hindi yan na. Wala dyan na. Ako din eh, medyo na-excite ako ng konti, no? Sa mangyayari, pero parang sinabi sa akin ni Lord, parang nireview ko ni Lord na, hindi yan anak, ako pa din dapat ang iyong kasiyahan.
Amen. So, God gonna use you again and again, like Peter. From your tragedies will turn into triumphs. From your downfall and to become again valiant. From your test, para magkaroon ka ng testimony. From your scars, maging stars. And from your weakness, turn into strength. Amen po ba kayo? Amen? Sa laban na to, we are not a victim. We are victorious. Nawinggan lang tayo ng konti. Medyo nalito-lito lang yung focus natin. Pero again, pwede naman mag-reroot. Ngayong umagang ito, kahit maasa kang baliward na bumalik ulit sa akin. And again, let's go to work. Sabi mo, back to work. Sabi mo, back to work. Back to work. Kung wala yung focus natin eh. Amen? Ha? Ito, ito lang sa akin ha. Para sa akin ha, sino ba lang maging presidente? Sino ba mga pinuno natin? Again. Again and again, I say it again, God is in control. Amen. Amen po ba? Ha? Pwede ba yun? God is in control? Na huwag ganun lagi yung isip natin. Bahala si Lord. No? Eh pastor, may ano pa rin ako. May something pa rin ako sa puso ko. Lahat ng mga sinabi ko, ng mga kampanyahan, at kung ano-ano. Wala na tayong magagawa doon. May nasaktan ka na, sinasadya ka na hindi. Amen? Kaya kung pwede, again, makinig po kayo, kung pwede, yung mga panalo, tumahimik na. Ulit ha, yung mga panalo, ano raw? Tumahimik na raw. Huwag na kayong mga tiyaw. Amen mo ba? At yung mga talo naman, ano, gagawin yung mga talo? Tayo mga talo, ano gagawin natin? Mamalina. Sorry. Tumatawa kasi kayo nakita ko tayo. Ayun mga talo, ano gagawin natin? Ano gagawin natin? Yung mga panalo, wag daw mga tiyaw. Yung mga talo, ano gagawin natin? Ha? Pero again, sabi ni Lord, pwede ko namang mag-reroot. Amen? Sino dito masaya na talaga yung tinatanggap ang nangyari? Kasan naman? Pero iba hindi pa rin. Alam mo kasi yung masaya lang dito? Si Kuya C. Nanalo ang UP. Amen? Sorry. 36 years. 36 years, no? Almost 36 years, kaya naman eh. Sino? Nanalo sino? Alam ko sa angin lang. That's the matter. Totoo, no? Ha? Again, ha? Huwag na magbitir-bitiran. Acceptance is the king. Ha? Tuloy ang buhay. Let's go to work. Ha? Pwede naman mag-reroot. Si Peter ka eh, ang daming nangyari. Pero again, Peter, ang mahalaga sa akin ikaw. I will wish you again. Di ba? At tinawag siyang ano? Sabi mo nga sa katabi mo, tara. So, sino dito ngayong umaga ang talaga may isama na sa sabi, sabi naman ng Bible no, sa Romans chapter 13, whosoever under authority will be ano, kailangan daw ay irespeto na. Sunod na tayo ha, wala nang bitter-bitterer na, baka sumama pa kayo sa mga rally, parang awan nyo na, gulo-gulo na, 13 trillion ang utang natin, parang awan nyo na.
Hindi ka pa nagkakaanak, Ekar, ang dami ng utang. Anak ko. 13 trillion, just imagine. Oh, kailangan bumangon tayo. Sabi ko sa kanya mo, with feelings, let's go to work. Ayan o, ang dami natin bakante o. Ayan o, tinan mo, naghinanaki ang mga tao sa resulta. Nag-celebrate, Pastor. Ah, nag-celebrate. Parang natin mo nag-celebrate. Sabi din ng Bible, yung mga nag-rejoice, maki-rejoice din daw tayo. Amen. Huwag kayong mag-bitter. Hindi yung pag kami nag-rejoice, celebrate, kailangan sila, oh, yung bayad naman yan. Hindi mo ito. Di ba yung mga gano? Mga gano, hindi ako bayano nila. Ha? I-celebrate nila. Sabi mo sa katabi mo, weather, labi nga, weather. Pero again, di rin tayo maging media. Gusto ko talaga yung kanta ni Francis M. Katayin natin, mga kababayan po, magandang dito. Mga kababayan po, kababayan nyo, dilibra ko sa kulay ko. Ako ba? Pilipino, kababayan mo at mongsi, ano naman kayo mambi? Ano sa mga doy? Maibig o ngayon, hindi. Meron naman kayo, mag-i. Ano sa lahat? Ngayon, isipin mo na kaya mo, mabuti na diyaw, humihindi. So wala na kulay. Ano may mga kulay dati? Kulay ko to si Kenny, isko to eh, hindi joke na. Pero hindi pa kayo pala. Pero alam nyo, tinatawan-tawanan na natin dapat. Kami magkakapatid, medyo nagkaroon kasi kami doon na ngayon. Hindi, dahil nandiyan nga si Pastor Rudy. Alam mo, iba talaga kami. Ito sa pwesa, sa chat group namin, kaya nagtitirahan. Ganito. Pero ako, hindi nila ako matira. Kasi ang ginagawa ko, kumain ako sa pakong pakyaw, pakyaw ako. Kumain ako sa pakong BBL, BBL, hindi mo ako. Kasi may purpose ako doon. Kasi kung aawayin ko sila, ha? Kasi alam ko sila eh. Alam ko yung mga kapatid ko eh, pag inaway ko yun, oh. Eh sabi nung kapatid ko nung so, alam mo si Kuya na eh, iba-iba naman alam niya eh, pagkausap kami, bibi eh, magkano yun, Lenny. Kasi sabi ko, pag eh, may kausap ako yung ganyan, alam mo ganyan naman siya, oh, galing pa na ganyan yung bibi eh. Sabi ko dito, yung relationship natin, lalo ang simbahan. Halika, ang simbahan, napakalaga. Ang church. Tayo, ang church. Tuloy tayo, tuloy ang buhay natin. Amen po ba? Amen. Patuloy tayo. Pwede naman tayo mag-reroot eh. Tuloy tayo. Back to work. Sabi na nila Dennis. Hindi tayo. Kasi, yun yung encourage na ito talaga. Marami rin talaga nasaktan. Malatay mo ito. May nag-chat na kay Ate Rasmir. Saktan daw talaga sa pangyayari. Malatay mo ito. Talaga yun. Hindi na lang pag-uha. Imanin nyo naman, no? Talaga umasenso ng bayan natin. Pero umasenso kayo ng Taspigas? Sana ang mga tambuhay natin, ang matuto na sila, na meron talagang
ano, may talagang paano din sa kanila. Pero again, una-una na sa Panginoon at sa ating inyong pagsisita kung sa mga yung ating pagkita. Sige po, tayo yung mag-pray. Let us understand. So, ang lessons ngayon ng Panginoon, ating talagit na ay balik na tayo sa Lord. Balik yung pagsigla natin, yung alam natin, yung puso natin. At muli, kagaya ni Peter, marami na siyang sablay, marami nangyari leadership ni Peter. Pero yung ending doon, ano yung pinakamaganda eh. Yung, I will build thy church. Peter, sabi niya, in this rock. And then, on this rock. Sabi ko ulit sa katabi mo, ang bayan mo ay ang katabi mo. Sabi ko, gamitin ka ng retailer. Sabi mo, eh, gamitin ba ngayon mo? Ha? Pwede ba yan? Okay ba yan? Okay ba yung guys, ha? Ha? No? Yung mga tambulinis natin, oh, talagang ready-ready na. Ha? Amen? Amen? Yung ating mga, ano, mga, ano ni bata ni Kuya Si, oh, look it, oh. Lagi ito na. Si, ano, nakita ko rin kanina, eh. Tuloy lang natin, akit. Pili natin mo ng, parang hindi naman ako na-appreciate, parang hindi naman tuloy lang. Si Lord naman nakakita sa ating mga pagsisita. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga, tuloy tayo. Ano man, kalagayan ng bansa natin. Hindi man tayo nag-ano sa ating mga minubusto, pero yun na yung kalungan-balong. Palagpin natin mo. Sige po. Salamat po ngayong umaga na wako kagaya ni Peter. Lord, grabe ang pagkagamit ko sa kanya. At maraming beses na sumablay siya sa kanyang pagkatao, sa kanyang personalidad, sa kabuuan niya, Panginoon. Pero Lord, pinip po kami talaga sa inyo. Hindi niyo po sinukuha si Peter? Ako. Pero nga din po, Panginoon, dalangin namin ngayong umaga. Lord, please, huwag niyo kating susukuhan, Lord. Huwag po kami bibitawan. At iulot niyo po kami. Ayusin niyo po ulit kami. Nagpapakulaba po kami. Gamitin niyo po ulit kami. Lord, kagaya ni Peter, grabe, ginamit mo pa rin hanggang sa kauli-uli ang buhay niya, Lord. Talaga namang pinakita din niya yung pagmamahal niya sa iyo, Panginoon. Nawa po kami din po. Unahan mo na po kayo nalagpas ang ngayon, Panginoon. Kausapin niyo po ang bawat isa. Kausapin niyo po, Panginoon, habang inaawit namin ang mabiti.
Gaya nga po ni Pedro, Peter, sobrang dami niyang sanglay. Talagang taong-tao siya. Kami din po, we are real people. Bisan Panginoon, yung mga problema namin na hanggang ngayon, dito pa rin naman. Minsan yung mga ugali namin na hanggang ngayon, nandito pa rin. And yet, Lord, nakita namin na pwede mo pa rin kaming gamitin sa kabila ng lahat. Sa kabila ng lahat na kailangan namin. Minsan, Panginoon, nagbiminister kami sa iba, pero sa aming family, sa aming sarili, minsan talaga, nandun pa din eh, yung mga kailangan namin. Pero again, Lord, sabi nga sa awit eh, hindi ba kami karapat dapat, pinili niyo pa rin po kami. Hindi ba karapat dapat ay iyong tinatawa? Jesus' name we pray. Amen.